sabihin na muli ko papasok at si Paolo sa puso ko. Pero paano ko gagawin yun? Kung siyang tinad ko, bakit nasira ang buhay ko? Paano ko siya nangyayari? Kung meron siya sa akin, iniwan mo na isang paraanan. Patuloy na mag-aalala sa akin sa lahat ng sakit ko. Nabuo ka, Julius. Nabuo ka dahil sa isang pagkakamali. Kiss na sa daddy. Na. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ay, magandang umaga din po. Ako pa si baby. Kapitbahay niyo dyan. Mukhang baby-baby pa rin, no? Kayo palang bagong lipat dyan. Oo. Ako nga pala ho si Cecilia. Siya naman ho si... Ang gwapo-gwapo naman ang asawa mo. Siya ho si Monching. Anak niyo po siya? Oo, anak ko namin siya. Si Julius. Ano ba nangyari? Kasi... Si Francis eh. Ako? Bakit? Hindi pala. Kasi ano, naamoy yata ni Jess sa biling niluluto ni Francis. Kaya, eh, gutom na yan. Kaya namatay. Sandali. Kukuha muna ako ng tubig. Isabel. Jess. Eto. Ito na yung tubig. Jess, inumin mo na yung tubig, oh. Jezebel yung kapatid mo. Tagal-tagal na rin niyang hinintay bumalik si Francis. Kaya yan, hinimitay. Ma'am Rebecca, confirm na po. May relasyon si Paolo at si Margarita.
Tita. Buhay na ho kasi ulit ako. At gusto ko sanang ayusin na natin ulit ang lahat ng dokumento. Yung mga dokumento na nagsasabing ipinamana mo na sa akin ang lahat ng kayamanan, pero nabawi mo nung namatay ako. Yan ba talagang habol mo sa akin? Ay, naku, hindi naman ho sa ganun, Tita. Kaya lang, naisip ko na matanda na rin naman kayo, no? At siyempre, hindi naman pwedeng kayo pa ang nangangasiwa ng lahat na mahihirap na negosyong yan. Eh, ang katotohanan naman, hindi ba, dapat sa inyo, namamahinga na lang kayo. Sasama ba ang loob mo? Kung habang nabubuhay ako, hindi ko man isalin sa iyo ang lahat ng ari-arian ng mga lapwete. Pero Tita! May karapatan ako sa lahat ng kayamanan na yan. Isa akong La Fuente. Pasensya na po kayo. Baka nakaka-istorbo ako. Lalabas na muna ako. Hindi. Huwag kang umalis. Mukhang ako yata ang nakaka-istorbo sa inyong dalawa. Ako na lang ang lalabas. Hindi. Huwag kang umalis. May sasabihin ako. Gusto ko nandyan ka. Doña Conchita, magre-resign na po ako sa trabaho ko. Anong sinabi mo si Fina? Magre-resign ka? Bakit? Bakit? Kulang ba ang ipinasesweldo sa'yo ng tiyahin ko? Dadagdagan namin kung ilang naman ang problema mo. Hindi na ho magandang nandito pa ako. Na meron akong anak na sumama sa isang membro ng pamilyang ito. Buti naman pala at may kahihiyan ka rin. Babae ang anak ko. Kung tutusin, ako ang argabyado. Argabyado bang masasabi mo? Eh di hamak na mayaman ang anak ko. At sino pa naman na makikinabang sa kayamanan niyo kundi anak mo? Tama na! Alam ko naman eh. Alam ko naman, Josefina, na hindi lang yan ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Alam ko na naniniwala ka pa rin na may kinalaman ako sa nangyari kay Antonio. At kahit anong gawin ko, kahit nalinis ko na ang pangalan ko, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi ka maniniwala. Hindi ako nagsabi niyan. Ikaw. Pwes kung ganun, mas mabuti pa nga. Umalis ka na sa pamamahay na ito at huwag ka nang bumalik kahit kailan. Tama na! Walang pwede pagbawal na kung sinong taong gustong pumasok sa bahay na ito. Pag-aari ko ito, ako lang magsasabi kung sino hindi pwedeng tanggapin sa pamamahay na ito. Ang nakalimutan mong gawin bago ka namatay. Ano nga ito? Ang katibayan na isa akong steward. Mahirap na. Baka mamatay ka ulit. Hindi ko makukuha lahat ng iiwan mo sa akin ng legal. Kaya pirmahan mo na yan. Oo! Oo, sige! Mababaliw ako sa inyo lahat. Mababaliw ako sa ginagawa sa akin. Sabihan mo si Eugene na may nabayaran na akong pulis na magtataka sa kanya bukas. Hihintayin ko sa kama dito. Opo, ma'am. Pinagkakaisahan nila ako. At pakiramdam ko, pati ang si Conchita, wala na rin tiwala sa akin. May alam na kaya siya? Hindi ko alam. Pero nasisiguro ko. May kinalaman si Eugene sa lahat ng ito. Sigurado ako! At anong gusto mong gawin ko?
ako may makita sa'yo na dumadalaw ka sa'kin. Wala na akong pakialam, Eugene. Nag-resign ako sa trabaho ko doon. Huwag. Huwag ka sabihin na. Ikaw na lang natitira kung alas kay Greta. Ipagpatuloy mo yung nasimula natin. Na ano? Napatayan si Greta. Gagawin mo pa akong kriminal. Kung gano'n, bakit ka nandito? Nagmamakaawa ako sa'yo, Eugene. Sabihin mo na sa'kin ang nalalaman mo tungkol sa katauhan mo. Hirap na ako. Kinakapalan ko na lang ang mukha ko na tumungtong sa pamamahay na yon. Kahit na alam kong hindi na maayos ang relasyon ng aming mga pamilya. Nakakalaya na ako. Ano? Itatakas ako mamaya ang gabi. Pumunta ka sa bahay ko. Doon tayo magkita. Doon ko sa'yo lahat sasabihin ng totoo. Total naman. Patayan kung patayan ang labanan namin ni Greta. Kahit sa'yo man lang, makaganti ako sa kanya. Bakit hindi mo pasabihin sa akin ngayon? Mahirap na. Hindi natin alam kung sino kakampi natin sa lugar nito. Sige na. Sana iniwan niyo lang akong kasama yung Papa Francis ko. Diba, Tucci? Alam mo, tindi mo. Nasasabi mo yan kahit nasarapan mo ako. Bakit? Hate mo naman siya. Ikaw talaga, you're so bad. Nagpupumilit na nga magbago yung tao eh. Hindi mo pa siya mapatawad. Thank you. Thank you so much. Grabe. Congratulations, Margarita. Congratulations. Oh, Paolo. Bakit hindi ka masaya? Kino-congratulate ko lang naman si Margarita dahil finally, magre-record na siya ng first album niya. Halika, Margarita. Let's celebrate. It's my treat. Join us na rin, Paolo. Ako ba? Kunyari, kumutara. Margarita, champagne? Sige ako, Miss Rebecca. Ayoko nung kasi champagne. Mamaya pag wala ko, pwede ko. Baka mamaya. Kung ano-ano na naman sabihin mo. Paolo, remember dati? Hindi na ako marunong uminom ng champagne. Napahiya pa nga ako ni Trine. At sa sobrang selos ko sa inyong dalawa, pinag-aralan ko talaga kung paano uminom ng champagne. Alam mo, Margarita, kung meron kang isang bagay na dapat iwasan kay Paolo, ay yung malasin siya. Dahil kasi, hindi lang naman kung ano-ano ang sinasabi niya, pati kung ano-ano rin ang ginagawa. Kagaya mo ba? Rebecca, wala naman akong natatanda ang ginawa ko sa mga. Malasing ako. Paolo, wala ka namang ginagawang masama eh. Well, like, you making love to me all throughout the night. Rebecca? Alam mo ba, Margarita? Magaling sa kamo si Paolo. Rebecca? Come on, Paolo. We're all grown-ups here, right? Champagne? Cheers? Thank you.
Akala ni Greta maisaan niya ako. Siya nga pala si Bernard, nasaan? Naghihintay lang siya sa'yo. Mabuti ko ganun. Ano na, Yuji? Sino sa ating dalawa ngayon ang mas magaling, ha? Pwe! Hayop ka, Greta! Hayop ka! Ako naman, Yuji. Huwag ka nang nagagalit. Masama sa'yo ang nagkakasala sa mga oras na to. Malapit ka nang mamatay, di ba? Kahit anong best mo kong patayin, hindi kita titigilan! Babalikan kita, magbangon ako, at pagbabayarin kita! Ako naman, Eugene. Ako naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na mas magaling ka pa sa akin. Ako namatay. Pero nang mabuhay ako, tagumpay lahat ng plano ko. Eh ikaw, lahat ng plano mo palpak hanggang ngayon. Isang malaking pagkakamali ang paglaban mo sa akin, Eugene. Pero huwag ka mag-alala. Hinding-hindi na kita bibitawan ngayon katulad ng ginawa ko sa'yo noon. Hihintayin ko hanggang sa huling hininga mo. Ha 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 ha